Sa kabila ng pagsabog ng Granada kaninang umaga, tuloy naman ang kasiyahan sa Grand Float Parade ng Panagbenga Festival sa Baguio City. Kabilang po sa mga nakisaya ang float ng GMA Network at ilang Kapuso artist. Nakatutok si Cesar Apolinario. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring karasan bago ang simula ng Panagbenga Grand Float Parade. Tatlong taong sugatan sa pagsabog kaninang umaga. Sabi ng mga nakausap kong turista, wala naman daw itong epekto sa kanila. Epekto pa, wala, parang hindi lang na-enjoy. Na bumunta na rin eh. Parang hindi nga kasi, ano na, mukha namang safe kasi maraming police visibility dito. Para safety naman. Hindi mahulugang karayom ang mismong Session Road kung saan nagsimula ang parada. Ngayong taon, libu-libong mga bulaklak ang iginayak sa mga float. Ang Hall of Famer na Baguio City Hall, bagamat di kasali sa kompetisyon, namumutiktik sa sunflower at iba pang bulaklak ang kanilang float na nagkorting leon, ang simbolo ng syudad. May float din ang iba't ibang network kaya ng GMA7 na pinangunahan ng kapuso nating bida sa Indio, si Senador Bong Revilla Jr. 21 lahat ang floats na pumarada, 18 rito kasama sa kompetisyon. Makikita yung development from the beginning hanggang naabot ang 2013, ibang-iba na ngayon, magandang-maganda na. Actually it was fine, although we came late, almost 7 o'clock, but we really like. Yeah. You enjoyed it? We enjoyed it very much. And next year I'll be still here, I really enjoy Baguio. May mga bata rin nakisayaw sa saliw ng marching band. Pagkatapos ang parada, bandang alas 12 ng tanghali, isinara ang Session Road at itinayo ang mga tiangge. Inayos na rin ang stage sa isasagawang concert at street party ngayong gabi. Mula sa Baguio City, Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Horas.